Okay, so hello, ako si Denden Obra. So mag-usap naman tayo about sa mandatory drug testing para may silbi naman yung upo-upo ko dito sa coffee shop. So by the way, yung kape pala na iniinom ko is Spanish latte. Favorite na favorite ko ang Spanish latte. And kapag in case na wala pong Spanish latte sa isang coffee shop na pinuntahan ko, pwede na sa akin yung latte na lang. Basta hindi ako nagmumoka latte. Latte, pwede na yun. Minsan, pagka wala ring latte, last choice ko na yung Americano. Doon lang naikot yung kape ko. Minsan, cappuccino din, pero napakabihirang-bihira ng cappuccino sa akin. So, yeah, anyway, balik tayo. So, ngayong date is 2024 ng April. So, alam niyo naman, ang jurisprudence natin, nagbabago-bago, diba? Hindi pa rin natin masabi kung ano yung latest. Pero ito na yung latest. So, sa drug testing, yung drug random drug testing, diba? So, ang mga nira-random drug testing is yung mandatory ha, as of today. And according sa recent jurisprudence natin, is mga school and mga employees na nagtatrabaho sa isang ano. Kasi diba, it's upon discretion kasi din ng employer tsaka ng institution. Kasi para nga naman ma-secure nila na safe yung kanilang institution at workplace. Para nga naman masala nila yung mga gumagamit ng droga sa hindi, diba? Pero may mga hindi po kasama doon. Hindi po mandatory i-drug test unang-una ang candidates ng national elections. Okay? Ikalawa ay ang mga suspect. Okay? Suspect ng kahit na anong krimen. Ano yung ma'am? Ganito. Diba sa mga tumatakbo na yung mga tumatakbo sa posisyon, di ba dalawa yan, we have the local and national elections. Yung national, yan yung ano, di ba? Yung sa national natin, the president, di ba? And the vice. Ang local election natin, pababa na yun, the chairman, kagawad, mayor, vice mayor, congressman, di ba? Yung mga ganyan, congresswoman, ganyan. Sila po yung mandatory, okay? Sila po yung mandatory, yung local elections. Pero itong national elections, which is the president, di ba, is hindi po sila mandatory, okay? Ano yun, ma'am, pagka tumakbo sila ng, ano, ng national elections, hindi sila kailangan na okay lang na kahit hindi sila i-drug test. Opo. Bakit? Kasi po, na-establish na po kasi sa Constitution kung ano lang po yung qualifications ng isang presidente at vice-presidente. Di ba sa presidente natin, ang qualifications natin, ito, di ba? Kailangan ng qualification at least high school graduate, can able to read and write, at least 18 years old, di ba? With good moral character. Wala pong nakalagay doon na dapat ay hindi ka positive sa drug test o kailangan hindi ka gumagamit ng droga. Wala pong nakalagay doon. So, we cannot change the constitution by mere changing of the statute or just using statute itself. Kasi, for us to do it and to change the qualification of a local or national candidate, we have to do the cha-cha, the constitutional report, di ba? Pero kung hindi, hindi natin mababago yun by just mere statute of as the order of Supreme Court. Okay, malinaw yun ha. National elections, hindi po mandatory ang drug test, ang local elections lang na candidates. Ikalawa, yung mga estudyante at mga employees. Okay? Yung mga estudyante at mga employees, sila po yung irrandom mandatory drug testing. Pero depende pa rin yun sa employer. Okay? Depende pa rin yun sa may-ari ng school. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, sa time natin ngayon ha, karamihan po sa mga school upon entrance, kailangan negative pa sa drug test. Okay? Pero may mga school pa rin hindi nag-a-adapt ng gano'n. Okay? Sa mga pag nag-apply ka ng trabaho, di ba, dapat kailangan negative ka sa drug test. Pero may mga trabaho din po ngayon, may mga employer din sila na hindi sila naghahanap ng drug test. Di ba? So, it's mere discretion. Okay? Nang pare ng employer. And na may-ari ng situation. Yung bawal naman po yung mandatory drug test ngayon is isa sa mga bawal yung mandatory drug test ngayon o hindi kasama sa mandatory drug test bukod sa national.
So, another yung mga suspect ng krimen. So, pag sinabi natin suspect, hindi pa po na-file yung formal charge nila sa court. So, may suspecha pa lang tayo na sila ay criminal, diba? So, hindi po sila pwedeng i-mandatory drug test. Kasi bakit? It's already incriminating in nature, diba? Para kasing ang nangyari, papaaminin na, para ang nangyari, aamin na agad sila. Or they're the one who going to compel na umamin ng krimen laban sa sarili nila. So, hindi po pwede na ma-undergo ng mandatory drug test ang ating mga suspect sa krimen and also ang ating candidates for national election. So, yun lang. So, follow nyo ako para malaman yung ibang latest jurisprudence.